Naglalakad lang ang babaeng ito nang salubungin ng naka-helmet na lalaki sa Lipa, Batangas. Ilang saglit pa. Bigla na lang pinagbabaril ng naka-helmet na lalaki ang babae. Nakapaglakad papalayo ang biktima, pero sinundan pa rin siya ng suspect at muling pinagbabaril. Ang buong kwento sa krimeng yan, ihahatid namin maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5, simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas. Ikalabing dalawang araw ng Marso, taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Pastor Apollo Quimbuloy, pinakontempt at pinaaresto na ng kamera dahil sa di pagsipot sa pagdinig kaugnay ng prangkisa ng SMNI. Habang si Vice President Sara Duterte, suportado si Quimbuloy. Ang dinaranas ngayon ni Pastor Quimbuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Isang lotto winner, 20 beses daw naka-jackpot sa loob lamang ng isang buwan ayon kay Senator Raffy Tulfo. Sobrang swerte lang ba o baka may hokus-pokus? Mga tauhan ng naiya ng hunting ng mga pesteng daga sa mga terminal. Sa pool sa video, taxi driver hinipuan at pilit pinahawakan ng kanyang ari sa pasaherong transgender. Isa namang lalaki sa Surigao del Norte, natagpo ang patay at putulang ari. Mga bahay sa ilalim ng Mactan-Mandawi Bridge sa Cebu, natupok ng apoy. Alamin sa Kay Alaman, ang mahalagang sinisimbolo ng Crescent Moon para sa Islam ngayong Ramadan. Ito na nga ang Frontline Showbiz! Kulturang Pinoy at Thai, ibibida sa pelikula ni Janela Salvador at Win Meta Win. Dead on the spot ang isang babaeng malapitang pinagbabaril sa Lipa, Batangas. Wala pang malinaw na motibo sa krimen, pero tukoy na ang suspect na isang barangay kagawad. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Palingaling nga pa ang babaeng ito habang naglalakad ng masa pool ng CCTV sa barangay Pag-ulingin West sa Lipa City, Batangas nitong Sabado ng hapon. Maya-maya pa, sinalubong siya ng isang lalaking naka-jacket at helmet. Mapapansing may hawak na baril ang lalaki. At nang makaharap ang babae, malapitan na niya itong pinagbabaril. Nakapaglakad pa ang biktima papunta ng sidewalk bago natumba. Pero sinundan pa rin siya ng gunman at muling pinagbabaril. Mabilis na tumakas ang suspect na sumakay sa isang e-bike na pinara lamang sa lugar. Habang dead on the spot ang 51 anyos na biktima. Sa bahaging ito ng kalsada malapit sa tulay na sakop ng barangay Pag-ulingin East, namata ng biktima na ilang oras ng palakad-lakad at tila kinakausap ang sarili. Ilang metro lamang ang layo nito mula sa pinangyarihan ng krimen. Nakausap naman ng News 5 ang testigo sa krimen na siya ring may-ari ng e-bike na pinara at sinakyan ng suspect para tumakas. Kwento niya, natakot daw siya para sa kanya at sa kanyang misis kaya pumayag siyang isakay ang suspect. Mukha rin daw dayo lamang sa lugar ang biktima. Halata rin daw ang pagkabalisa nito. Mahay sa kanyang pananamit, maayos. Ang problema lang, salita siya ng salita. May pabubura akong video. Binidyohan ako. Yun ang laging kinukuha niyang video. Tingin daw niya ay posibleng kakilala ng suspect ang biktima. Sinabi ko nga sa kanya, bakit mo ginawa? Ang laging sabi niya ay, matikas ang ulo. Napag-alam ang taga San Juan, Batangas ang biktima. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang mga kaanak nito. Kilala na rin ng mga pulis ang suspect na napag-alam ang kagawad sa isang kalapit na barangay. Hindi muna nila ito pinapangalanan habang patuloy ang investigasyon. Hindi para umalinaw ang motibo sa pumamaril. Sabi daw po nung suspect natin is asset yan ng pulis. So yun po ang dinidetermine pa namin sa ngayon. Kung bakit kailangan, bakit kung asset ng pulis, bakit kailangan gawin yun? Ayon sa Lipa City Police, hindi pa nasangkot sa krimen ang suspect.
pero wala raw nakarehistrong baril sa kanyang pangalan. Patuloy ang manhunt operation sa suspect. Nakikipag-ugnayan naman daw ito sa mga otoridad sa tulong ng kanyang pamilya. Sumurrender na lang po at titiyakin naman po namin yung kanyang kaligtasan para po sa sarili niya ay mapanagutan niya at mapailuwanag niya kung ano ba talaga yung kanyang naging dahilan. Maharap sa reklamong murder ang namaril na barangay Kagawad. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Patay ang isang lalaki matapos tantarin ang saksak ng kanyang nakaaway na kababata sa Navotas. Ang brutal na sinapit ng biktima sa pulsa video. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Panay pa ang pagkamakaawa ng lalaki niyan na paulit-ulit na pinagsasaksak ng kanyang kaalitan sa Navotas. Nakabulagta na sa sahig ang biktima pero ayaw pa rin siyang tantanan. Sinubukan pa ng isang babae na umawat pero patuloy ang pananaksak. Natigil lang ito nang kusang umalis ang salarin. Agad isinugod ng mga residente sa ospital ang biktimang si Alfredo Libao Jr. Pero binawian din siya ng buhay dahil sa mga tinamong saksak sa leeg at dibdib. Matapos isumbong ng concerned citizen, nahuli sa follow-up operation ang suspect na ayaw munang pangalanan ng mga pulis. Hindi itinanggi ng suspect ang pagpatay. Anya, napiko na siya sa paulit-ulit na pambubuli sa kanya ng biktima. Lagi na ako inasar, tapos mumurahin ako, gago, p***o, isang baliw. Ito, unang ano namin, o talo, yan pa ako ng baril niya, tinutukan ako. Pero babarilin kita, pag barilin mo. Kwento pa ng suspect, dati na rin silang nagkahamunan. Minsan na rin daw siyang hinabol ng taga ng biktima. Suntukan lang naman eh. Tapos umalis, umuwi sa kanila, sama yung bata. Pagbalik, inabol ako ng itak. Kinumpirma naman ng kinakasama ni Libao na dati na ngang may alitan ang suspect at biktima. Yung bulihan po nila, tatlong beses na po rin sila nagpapang-abot. Ang asawa ko laging sinasabi sa kanya, umiwas ka nalang, nasa iyo yung anak mo. Bagamat humingi na ng tawad ang suspect, di raw ito matatanggap ng pamilya ng biktima lalo't may naulilang 7 taong gulang na anak si Libao. Noong time na yon, tinatawag din siya ng asawa ko na pre. Pre, tama na pre. Pero hindi niya pinakinggan. Paano pa ho sasaya yung anak ko ngayon? Hindi na po namin makakasama yung dati niya. Hindi na po namin kahit ibalik. Napag-alaman namang dati nang nakulong ang suspect matapos din masangkot sa saksakan noong 2015. Sinampahan na ng reklamong murder ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Naharang ng mga otoridad ang milimilyong pisong alaga ng droga na laman ng 2 container van mula Thailand. Idineklara lang na balikbayan box ang mga nasabing shipment. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Halos mapuno ang warehouse ng Bureau of Customs sa pag-iimbentaryo sa mga droga na ito. Laman niya ng 2 naharang na container van sa Manila International Container Terminal. Idiniklarang balikbayan box ang laman ng mga nasabing shipment. Nakatanggap daw ng tip ang BOC at Philippine Drug Enforcement Agency kaya naharang ang illegal na shipment nitong ikapito ng Marso. Galing sa Thailand ang nasabing shipment at mismong mga otoridad na nasabing bansa ang nagtimbre kaugnay sa mga droga. May intelligence sharing na nangyayari yan palagi kasi sir, maganda ang working relationship natin, of course with the Bureau of Customs. And in fact, if you will notice or even sa yung sa Central Mail Exchange Center sa CIMEC, madalas din po tayo may nasasabang dyan. Isang container van pa lang ang naiimbentaryo ng mga otoridad. Kabilang sa mga nasabat ang high-grade marijuana na push, powder marijuana, brick marijuana at higit 800 piraso ng vape. Aabot sa 19 million pesos ang halaga ng nasabat na kontrabando. Patuloy pa ang inventaryo sa 2 container van. Iisa lang daw ang nagpadala ng mga kargamento mula sa Thailand. Tukoy na rin ang consignee ng shipment. Tumanggi muna ang mga otoridad na pangalanan sila habang patuloy ang investigasyon. Pero nagsampan na raw sila ng reklamo sa mga sangkot sa pagpapadala ng droga. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
Pasintabi po sa mga kumakain. Hinuli ng mga tauhan ng NAIA ang mga dagang na memeste sa airport. Pati mga restaurant sa Baliparan, tinitiyak na rin ang kalinisan. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsala. Walang kawala ang mga daga sa Ninoy Aquino International Airport. Marami ang nakulong sa mousetrap at meron ding dumikit sa glue trap. Ang mga panghuhuling yan sa NAIA, regular na daw na gagawin simula ngayon. Kasunod yan ng mga nag-viral na video kamakailan ng dagang palakad-lakad malapit sa Kisame ng departure area ng NAIA Terminal 3. Sa parehong terminal din, nang bulabog sa mga pasahero ang isang tumatakbong daga sa boarding gate. Ayon sa tagapagsalita ng Manila International Airport Authority o MIAA, nakikita nilang epektibo ang kanilang mga ginagawang aksyon para puksain ang mga peste sa NAIA. Yung mga nahuhuli daw nila is already yung paliit daw ng paliit. And according to them, their opinion is that this is a sign that the measure is effective because yung smaller na rodent ang mga nahuhuli. Pati ang mga restaurant sa Paliparan, tinitiyak din daw na malinis. Sabi ng isa sa mga empleyado ng kainan, mula nang magbukas sila matapos ang pandemya ay talagang problema na ang mga daga. Nung nagsara, possible na doon nagstay, then lumabas, hindi na, syempre nagbukas na lahat ng tindahan eh. So hindi na nila alam kung saan na sila magtatago. Time to time talaga kailangan talaga maglinis every day bago magbukas, bago magsarado. Para naman sa mga pasahero ng NAIA, importanteng talagang malinis ang Paliparan mula sa mga peste. Medyo nakakahiya para sa mga turista na pumupunta dito sa atin sa Pilipinas. Number one dapat priority ng ating airport is yung safety ng bawat tayo kasi ilang million ata ang dumadating dito. So may mga bata, may matanda, merong may sakit na talaga. So dito parang sana maging cautious tayo sa paligid natin. Paalala naman ng MIAA sa publiko, huwag magkalat sa airport at magtapon sa tamang basurahan. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Inirekomenda ng Department of Agriculture na ihiwalay ang laboratorio sa pagtetest ng kalidad ng bigas ng National Food Authority o NFA. Kasunod yan ng bilulgar sa Senado na anomalya sa ilegal na pagbebenta ng NFA rice sa piling traders. Nasa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Magandang kalidad ng NFA rice pero pinapalabas na pangit. Yan ang ibinulgar ni Senator Raffy Tulfo na modus daw ng mga taga-National Food Authority. Sa privileged speech ni Tulfo, sinabi niyang pinapalabas na pangit ang kalidad ng mga bigas para ibenta sa mga private miller. Ito'y nasasayangaman kasi nagagamit ito para sa korupsyon. Ito mga inatasin natin na mga laga ng kaban ng bigas ay ang siyang nagnanakaw o nagpupuslit nito at binebenta sa mga traders. Base sa investigasyon ni Tulfo, mismong Office of the Administrator daw ang maghahanap ng bigas na pwedeng ibenta mula sa kanilang stock. Uutusan nilang ideklara sa laboratory analysis report na palabasing pangit ang kalidad para payagan silang ibenta sa traders. Papatungan daw ng ilang opisyal ang presyo, pero palalabasin na mura lang itong nabenta dahil nga pangit ang kalidad. At pag nagkasarahan na, they will issue rice sales to the millers gamit ang mga lab report na nagsasabing not fit for human consumption kuno upang mapababa ang presyo ng mga ito. Ayon pa kay Tulfo, umabot sa 150,000 na sako ng bigas ang nabenta sa piling traders. Ang masama pa, nawala ng supply ang ilang mga lokal na pamahalaan tulad sa Isabela. Ang 10,000 sakong hiling nila sa NFA, 3,000 sako na lang daw ang nakuha. Grabe ng garapalan sa NFA. Imagine, nagbibenta ng 150,000 bags of good rice, tapos yung mga nangailangan ng ahensya, tinitipid nila. Plano ngayon ng Department of Agriculture na isama sa kanilang internal audit ang mga revelasyon ni Tulfo. Pinag-aaralan ring ihiwalay ang laboratory na magtetest sa kalidad ng bigas. There could be ways, for example, an independent laboratory to do the analysis at hindi na NFA, diba? Para mas maging independent. Sinisilip na rin nila kung talagang nasusunod ang mandato ng NFA. Mula 139,
141 NFA officials na ang sinuspindi kaugnay ng maanomalyang pagbebenta ng bigas sa piling traders. Dahil sa issue, nangangambang ilang agricultural group na maantalang operasyon ng NFA at di makabili ng sapat na reserbang bigas lalo ngayong anihan. Kung walang stocks ang NFA, kung may calamity, bibili naman ang mga LGUs or DSWT sa private sector. Yun lang, mas mataas ang presyo. Yung volume na mabibili nila, mas maliit. Tiniyak naman ng DA na tuloy-tuloy ang pamimili sa mga magsasaka ngayong anihan. Pinag-aaralan na rin nilang rekomendasyong taasan ang buying price o bilis sa magsasaka para makasabay sa presyuhan ng trader. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Naudlot ang promotion ng isang general nang dahil sa mga binulgar ng kanyang misis, ang sundalo, may ibang babae raw, nananakit pa at kulang umanong sustentong binibigay sa mga anak. Nasa Frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ito ang araw na pinakahihintay ni Ranulfo Sevilla ng Philippine Army, ang araw para kumpirmahin ang kanyang pagiging Brigadier General. Pero bago pa man siya sumalang sa pagdinig ng Commission on Appointments, voluntaryong humarap at nagsumbong sa Senate reporters ang kanyang misis na si Tessa Luz Reyes Sevilla para harangin ang promotion ng asawa. Huwag niyo pong ipromote ang taong yan. It doesn't deserve it. Hindi ko na po alam kung saan ako lalapit. Napaiyak pa si Tessa habang ikinikwento sa media ang pambababae at pananakit umano ni Brigadier General Sevilla. Kulang din daw ang sustento nito sa kanyang mga anak at hindi pa umuno regular na nagbibigay. Apat ang anak ni Ranulfo, isa sa dati niyang asawa, isa sa dati niyang kinakasama at dalawa kay Tessa. Lahat sila inaalagaan ni Tessa. Ang masaklap, 2,000 piso lang daw kada buwan ang binibigay ng sundalong ama para sa apat niyang anak. Nagtiis na po kami ng matagal. Ang masakit dun, nilulunok na nga namin yung walang sustento, kulang na sustento. Nakukuha pang mambabae. Ano nga yung sinabi ng kabit niya dun sa post nila? Kawawa ka naman, 2,000 abuloy. Ganun ba? Ganun ba ang isang kapitapitagang gentleman na nag-graduate sa isang prestigyosong academy? Yan ba ang pinagmamalaki ng AFP? Na hinahayaan nila na nakatira ang kabit sa loob ng kapo, sa loob ng sarili naming bahay? Yan ba ang kapitapitagan na ipapakita niya na masaya at malangya ang buhay nila ng kabit niya habang kami ng mga anak ko halos maniklohod at magbakaawa para lang bigyan niya ng sustento? Ikinwento pa ni Tessa ang minsang pananakit umano sa kanya ng general. Buntis ako, tinulak po ako. Akala ko makukunan ako kaya nagpa-protection order ako. Bakit po above the law po ba ang AFP? Kahit may court order, hindi pwedeng ipatupad dahil sa loob yun ng kampo. Ganun po ba ang sistema? Hindi ko po maintindihan. Ilang beses na raw nagsumbong si Tessa sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Army, pero binabaliwala raw siya at sinasabihang sa iba na lang magreklamo. Dagdag pa ni Tessa, hinaharas umano siya ng mister, kaya nagtatago sila sa ngayon. Dahil sa mga revelasyong yan ni Tessa, pinaharap na rin siya sa pagdinig ng Commission on Appointments. Pero pinag-usapan ng kontrobersya sa isang executive session kung saan bawal ang media. Sa huli, pinagpaliban ng komisyon ang promotion ni Brigadier General Sevilla. Hindi naman nagpaunlak ng paniyam si Sevilla dahil may gag order daw na inilabas ang korte para sa kanilang nullity case o pagsasawalang bisa ng kanilang kasal. Ayon kay Senate President Mig Subiri, kailangang magkaroon ng kasunduan na susustentuhan niya ang kanyang pamilya. Kailangan niyang sundin ni Sevilla bago makapag-schedule ulit sa pagdinig ng kanyang promotion. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Dinepensahan ni Vice President Sara Duterte si Pastor Apollo Quiboloy laban sa hindi raw patas na pagdinig ng Senado kaugnay sa mga aligasyon ng pang-aabuso. Sa gitna nito, posible namang hindi pa maisyuhan ng arrest order ng Senado si Quiboloy. Nagbabalik si Mean Los Baños. Sa
Isa pang pagdinig, yan daw ang hihilingin ni Senate President Mig Zubiri kay Senator Risa Hontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children. Kaugnay pa rin ito ng mga aligasyong pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilang babae at batang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Giit ni Zubiri, dapat may isuhan muna ng show cause order si Kibuloy. All she has to do is come up with another committee hearing really quickly, maybe today, maybe tomorrow or Monday, to give a show cause order. Kasi nasa Supreme Court ruling yan eh. I don't want to be in violation of the Supreme Court ruling on the family issue. Sa show cause order, bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag si Kibuloy kung bakit hindi siya dapat ipakontempt at ipaaresto ng Senado dahil sa hindi pagsipot sa mga hearing. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Kibuloy ang mga alegasyon. Pero oras na hindi pa rin sundin ni Kibuloy ang show cause order, dito pa lang daw mapipilitan si Zubiri na maglabas ng arrest order. Pag nag-show cause order si Ma'am Risa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the arrest order. Gusto ko lamang pong sundan yung... Kagabi sa isang privilege speech, hiniling na ni Senator Robin Padilla na show cause order lang ang i-issue laban kay Kibuloy sa halip na arrest order. Ngayong araw din ang deadline ni Padilla para makalikom ng 8 pirma mula sa mga miyembro ng komite para pigilan ang pagpapaaresto sa pastor. Samantala, nakiisa naman si Vice President Sara Duterte sa panawagan ng suporta kay Kibuloy. Tinawag ng bise na pandarahas at hindi patas ang ginagawang pagdinig ng Senado kaugnay ng mga isyu ng pang-aabuso ng pastor. Wala rin daw itong pinatutunguhan. Hindi raw biro ang mga paratang kaya dapat lang bigyan ng patas na laban si Kibuloy. Ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. No comment naman si Zubiri sa sinabi ni VP Sara na trial by publicity na ang ginagawa kay Kibuloy sa Senado. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Kapapasok lang na balita, naglabas na ng show cause order ang Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Inilabas yan ngayong hapon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros. Oras na matanggap ni Kibuloy ang order, bibigyan siya ng 48 oras para ipaliwanag kung bakit siya hindi dapat ipaaresto ng Senado. Mainit naman na naging sagutan ni Congressman Rodante Marcoleta at Congressman Elsa Lagman sa pagdinig ng divorce bill. Binagdebatehan nila kung may sinabing till death do us part sa Biblia. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Mr. Speaker, nakasaad ba sa Biblia o hindi ang mga katagang till death do us part na laging nasa wedding vows? Tila rito sumentro ang debate ni Nasagi Party List Representative Rodante Marcoleta at Albay Representative Edsel Lagman sa pagdinig ng Kamara sa Divorce Bill kahapon. Nasa second reading na ng House Plenary ang panukala. Sa kanyang interpellation, kinuwestiyon ni Marcoleta kung sino ba ang nagtatakda kung dapat nang mag-divorce ang isang mag-asawa. Bakit po nung itong dalawang tao na humarap po sa kabanalan ng pag-isang dibdib, hindi po ba ang malimit nilang sinasabi for better or for worse? Sa karamdaman o sa kalusugan, till death do us part, Sir Speaker. Hindi ba ganun po yung general premise natin? Maanghang naman ang sagot ni Lagman na isa sa mga may akda ng panukala. When we say, till death do us part, this is not even biblical. Giit pa ni Lagman, nagsimula lang gamitin sa wedding vows ang till death do us part noong 15th century sa England. Nakasanayan at sinundan na lang daw ito ng bagong henerasyon. Pagpalag ni Marcoleta. Yun daw pong
till death do us part is not biblical. I will humbly disagree. Nasa Biblia po yun. Walang sino man ang pwedeng magpahiwalay do sa pinagsama ng Diyos. I would challenge the distinguished Marcoleta to point to the Bible whether there is such a term there or a phrase there, till death do us part. Wala po. I will accept the challenge, Mr. Speaker. Tinapatan din ni Marcoleta ang hamon ni Lagman. What if I am able to show you a particular biblical phrase? Will you withdraw your sponsorship? Please show it now. If you are accepting the challenge, could you tell us where in the Bible this phrase, till death do us part, appears? Kumasa naman dito si Marcoleta, pero kinailangang suspendihin saglit ang interpelasyon. Pagbalik, nagbasa ng Bible verse si Marcoleta. Speaker, I'm citing 1 Corinthians chapter 7, verse 39, which reads, and I quote, "A woman is obligated to stay in her marriage as long as her husband is alive. But if her husband dies, she is free to marry whomever she wants. Only it should be believer in the Lord." Hindi na kontento rito si Lagman at sinabing wala naman sa binasang verso ng kongresista ang hinahanap niyang till death do us part. In fact, what he said was only with respect to the woman, not to the husband. It is here that when the husband dies, the woman can remarry. But it would be better if she does not remarry. That is completely different from till death do us part, which is addressed to both the husband and the wife. I did not know that my good friend, the sponsor, is after the exact word, till death do us part. Naging mainit man ang debate, nagpasalamat pa rin si Lagman kay Marcoleta sa tinawag niyang homily ng kongresista. Nananatiling nakabinbin sa kamera ang panukala. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 4. Target ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Germany sa iba't ibang larangan, kabilang dyan ang maritime cooperation at renewable energy. At live mula sa Berlin, Germany, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, anong agenda dyan ng Pangulo ngayong araw? Jiggy, simula nga ngayong araw, ang sunod-sunod na aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Berlin, Germany. Ang una sa kanyang agenda, pagpunta dito sa the Chancellery para harapin ang Chancellor ng Germany. Mag-aalas 10 ng gabi oras dito sa Berlin, mag-aalas 5 naman ang umaga dyan sa Pilipinas nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Berlin, Germany para sa tatlong araw niyang working visit. Kasama niyang dumating si First Lady Liza Araneta Marcos. Sinalubong siya ni Philippine Ambassador to Germany Irene Susan Natividad at ilang piling tauhan ng Philippine Embassy. Una naman sa agenda ng Pangulo ngayong araw ang pagbisita sa The Chancellery kung saan siya binigyan ng isang arrival honors. Matapos ito ay dumiretso si Pangulong Bongbong Marcos sa isang tete-tete o pribadong pulong kasama si German Chancellor Olaf Scholz kung saan inaasahang pag-uusapan ng mga posibleng partnership ng Pilipinas at ng Germany. Nauna nang sinabi ng Pangulo na target nilang kunin ang tulong ng Germany sa larangan ng renewable energy. Pagkatapos ito ay magkakaroon ng working lunch si PBBM bago magsagawa ng isang joint press conference para makapagbigay ng update sa kanilang mga naging meeting. Inaasahan din na dalawang kasunduan ang lalagdaan ngayong araw, kabilang narito ang maritime cooperation at kasunduan sa pagitan ng TESDA at kanilang counterpart. Dadalo rin ang Pangulo sa German-Philippines Business Forum at iba pang business meetings. Jiggy, mamayang gabi ang pinakahuling aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos ay dumalo sa Filipino community dito sa Berlin. Mga bandang alas 7 yan ng gabi, oras dito sa Germany. Higit kumulang 36,000 ang mga OFW na nananatili dito sa nasabing bansa. Jiggy? Maraming salamat, Maricel Halili. Si Bak sa pwesto ang ilang tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA dahil sa umano'y pakikipagsabwatan sa mga sindikato ng Colorum.
Hindi binanggit kung ilang tauhan ang sangkot at kung ano-ano ang kanilang posisyon. Pero sinabi ni MMDA Acting Chairman Romando Artes, ang mga sinibak ay napagalamang nagbibigay umano ng proteksyon sa mga kolorum. Mayroong sindikato rin daw na sumusubok makapasok sa MMDA. Mariin naman itinanggi ni Artes na nagbibigay ng proteksyon ang ahensya sa kahit anong grupo. Tukoy na raw nila ang mga ruta kung saan may operasyon ang mga sindikato at iniimbestigahan na ito. Susunod, pagpapalakas sa kaso laban kina Direk J. Castro at tatlong iba pa, ipagpapatuloy pa rin kahit nakalaya na sila. At isang mananaya, 20 beses daw nanalo sa loto sa loob lang ng isang buwan. May paliwanag dyan ang PCSO. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nagsama-sama sa Liwasang Bonifacio ang mga supporters ni Pastor Apollo Quiboloy para magdaos ng prayer rally. Inaasahan namang dadalo dyan ngayong gabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano ang pinagsisigawan dyan ngayon ng mga taga-suporta ng Pastor? Julius, kapwa Senado at Kamara ang binabatikos ngayon ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy sa prayer rally nito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kasunod nga niya ng inilabas na show cause order ng Senado at yung subpoena naman na inilabas ng Kamara para padaluhin ang pastor sa magkahiwalay na pagdinig. Sa Senado, pinapasagot si Quiboloy laban sa mga akusasyon ng pag-aabuso umano sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya sigaw ng mga taga-suporta ng pastor, magbitiw na si Senador Risa Hontiveros na promotor ng investigasyon. Dapat na rin daw buwagin ang Kamara na nagsasagawa ng hearing tungkol sa mga umano'y paglabag ng SMNI sa kanilang prangkisa. Lunes, itong nakaraang linggo, nang magpunta rin ng Liwasang Bonifacio ang mga taga-suporta ni Quiboloy. Tanong nga nila kung bakit sila tinaligdor ng gobyerno na matagal na nilang sinuportahan. Ginagamit pa nga raw ang National Telecommunications Commission para ipatigil ang operasyon ng SMNI. Kanina lang no, Julius, nakausap din natin. Ito nga, nakatayo ngayon sa entablado si Attorney Salvador Panelo. Pero bago yan, nagsalita din si Attorney Harry Roque na dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumpirmado naman na maya-maya darating na nga itong si dating Pangulong Duterte kasama ang kanyang anak na si Davao City Mayor Basti Duterte at kasama rin si Senador Bongo. Nauna naman nang dumating dito si Vice President Sara Duterte at inaabangan nga ng mga taga-suporta kung ano yung kanilang mensahe na sasabihin. At ito nga, nitong Pebrero lang isang prayer rally din sa Cebu ang dinaluhan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para naman tutulan ang People's Initiative na nagsusulong ng charter change. At bago nito, dumalo rin ang prayer rally si Davao sa Duterte na itinaon sa bagong Pilipinas rally na pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, Julius, naghihintay na lang talaga tayo sa pagdating nga nito ni dating Pangulong Duterte at kung ano yung mensahe na kanilang sasabihin. Mamaya-maya, posibleng magbigay ulit ako ng update tungkol dyan. Yan muna ang latest update. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Camille Samonte. Matapos ang 40 araw na pagkakakulong, nakalaya na si Direk Jade Castro at tatlo niyang kasamahan. Illegal daw kasi ang pagkakaresto sa kanila matapos akusang nanunog ng modern jeep sa Katanawan, Quezon nitong Enero. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Tumagal ng 40 araw sa kulungan ang direktor na si Jade Castro at tatlong kasama niyang inaresto dahil sa umano'y panununog ng modern jeepney sa Katanawan, Quezon noong January 31. Pero sa utos ng judge ng Katanawan Regional Trial Court Branch 16, pinalaya sila kahapon. Natumpok din niya ang matagal na iginigiit ng aming kampo na mali ang pagkakaaresto sa amin. Kinatigan ng korte ang motion to quash na inihain ng kampo ni Castro.
Ibig sabihin ito, walang kapangyarihan o jurisdiction ang korte na tanggapin ang kaso dahil ang pagkakaaresto sa kanila ay hindi na ayon sa batas. Hindi raw maituturing na makatuwiran ang pag-aresto sa apat nang dahil lang itinuro sila ng mga testigo sa presinto. Wala rin daw sapat na basihan ang katanawan pulis na magsagawa ng follow-up operation laban sa apat. Ang mga argumentong iginiit ng abogado nila Castro, nagpunta lang daw sa Mulanay ang grupo nila Castro para makipagpiesta at hindi para manunog ng modern jeep. Kasi talagang zero evidence ang PNP to implicate the Direct Jade and his friends. Wala. As in zero. Nirerespeto naman daw ng PNP ang naging desisyon ng korte, pero hindi para ulusot sa kaso sina Castro. Sinabi rin kasi sa desisyon ng korte na pinapayagan pa rin ng katanawan pulis ay pagpatuloy ang kanilang case build-up para alamin kung may kinalaman sina Castro sa panunog ng modern jeep. Hindi raw ito nangangahulugang hindi na pwedeng magsampa ng parehong reklamo ang ibang prosekusyon. Kausap ko po yung provincial director po ng Quezon PPO earlier, and according to them ay pinag-aakala na po ng kanilang legal officers what are the legal remedies available for the PNP to pursue the case filed against the group of Jade Castro. Sa ngayon, wala pang desisyon sina Castro kung bubuelta sila ng kaso laban sa mga pulis. May konti pong galit. Dahil alam po namin na pwede sana maiwasan kung ang lahat po ng tao ay mababait at mabubuti. Hindi po mangyayari ang ganito. Ginagamit lang din po namin in a positive way. Na dahil alam namin may kamali ang ginawa ang ibang mga tao, baka pwede namin dalhin sa mas mabuting bagay at may magawang kabutihan, no? At maging pagbabago. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Patay sa pananambang ang dalawang senior citizens sa Davao City. Ang suspect ang nakaalitang kapitbahay ng mga biktima. Nasa frontline ang balita niya, si Brian Basa. Sa morgue ang bagsak ng dalawang senior citizen na ito matapos pagbabarilin sa barangay Kabantian, Davao City noong Sabado ng gabi. Kinilala ang dalawang biktima na si Gaudiosa Riutotar, 73 anyos, at ang kinakasama niyang si Romeo Lumoha, 67 anyos. Ang itinuturing na nasa likod ng pamamaslang ang nakaalitan nilang kapitbahay na si Ludovico Ibanez, 59 anyos. Ayon sa mga otoridad, nagpapahangin sa gilid ng kalsada ang mga biktima ng pagbabarilin sila ni Ibanez. Dahil nakamotor ang suspect, agad siyang nakatakas. Batay sa pagsisiyasat, may alitan ang mga biktima at ang suspect. Pinagbintangan daw kasi ng mga biktima ang suspect na pumutol daw sa tanim nilang puno ng niyog sa isang bakanteng lote. Pero ang isa pala nilang kapitbahay ang nagpaputol sa takot na bumagsak ang puno. Bukod pa riyan, minsan na rin daw nakatanggap ng pagbabanta ang babaeng biktima mula sa suspect. Giit naman na kinakasama ni Ibanez, matagal nang nagkaayos ang kanyang mister at ang biktima. Inami naman niyang may baril ang kinakasama pero gwardya raw kasi si Ibanez. Hustisya naman ang panawagan ng naulilang anak ng mga biktima. Bikin out nga makonsensya ka. Ang kuno ni mo kamaturan, patay ni mo akong inahan, sama sa usakayok. Wala sala akong mama, lingaw-lingaw raw tanong dia sa daplin-daplin. Patay ni mo ang uwi kalaban-laban. Patuloy ang pagtugis sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Dinulong ni MMDA Chairman Romando Artes sa mga alkalde sa Metro Manila kaugnay sa pagpapatupad ng single ticketing system. Paglilinaw ng MMDA, manghuhuli pa rin ang mga traffic enforcer ng mga LGU na mga pasaway na motorista. Yan ay habang nag-a-adjust sa mga lokal na gobyerno sa pagsunod sa utos ng Korte Suprema na magpatupad ng single ticketing system sa buong Metro Manila. Sa ilalim ng nasabing sistema, pare-parehong multa ang ipapatupad sa common traffic violation sa lahat ng lungsod sa NCR. Oras na mailatag ang sistema, enforcers pa rin ang LGU ang manghuhuli. Kulang kasi sa mga tauhan ang MMDA. Marami na raw pong nagba-violate na nakikipag-argue sa enforcers ng mga local governments na sinasabi na, sabi ng Supreme Court, hindi na kayo pwede manghuli eh. Hindi po pwede yan dahil hindi pa naman po immediate executory ito. Pwede pa pong manghuli ang mga local traffic enforcers. Pwede pa rin po nilang ipatupad yung kanilang mga local traffic ordinances.
What's up mga kapatid? Qualified na para sa 2024 Paris Olympics ang mga pambato natin sa boxing na sina Neshti Petesio at Ira Villegas. Na-secure ni Petesio ang spot pagkatapos talunin si Ezra Yildiz ng 34-1 at mag-advance sa finals ng women's 57-kilogram category. Gumamit din ng matinding diskarte at bilis ang Pinay para makuha ang panalo sa dikitang laban. Nag-promise din siya na sisipagan pa niya lalo para mag-uwi ng isa pang medalya galing sa Olympics pagkatapos manalo ng silver noong Tokyo Games. Lilipad din ng Paris si Ira Villegas pagkatapos manalo via unanimous decision kontra kay Slatislava Chukanova ng Bulgaria sa Women's Light Flyweight Division. Na-knockdown pa nga sa third round si Villegas pero hindi bumigay ang Pinay at nagpakita ng matinding composure at tibay ng loob. Dagdag na si Petesio at Villegas sa lista ng mga Pinoy na qualified sa Paris Olympics kasama sina Yumir Marshall, EJ Obiena, Carlos Yulo at Alea Sinegan. Sa NBA, dominante si Anthony Davis sa panalo ng Los Angeles Lakers kontra Minnesota Timberwolves 120-109. Nagtala si The Brow ng 27 points and 25 rebounds plus 5 assists and 7 steals. Siya pa lang ang unang player sa kasaysayan ng liga na makascore ng 25, makakuha ng 25 rebounds at sumungkit ng 5 steals sa isang laro. Akit sa 9th place and still in the running ng playoff spot ang Lakers pagkatapos makakuha ng back-to-back wins. Masaya na naman ang Laker fans natin dito, kaya huwag kayong aalis. Sports pa tayo mamaya. Susunod, PCSO nagpaliwanag kung bakit isang pangalan ang lumalabas na umano'y nanalo ng 20 beses sa loto sa loob lang ng isang buwan. Aktres na si Rita Avila, viral sa tila pagpaparinig sa mga anak ni Jacqueline Jose. At inaani na Claudine Barreto na hulog sa escalator ng isang mall sa Taguig. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Swerte naman ng isang taong 20 beses umanong naka-jackpot sa loto sa loob lang ng isang buwan. Yan ang napagalaman ni Senator Raffy Tulfo base sa isinumiting listahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Bukod dyan, meron din daw isa pang pangalan na 10 beses namang nanalo sa loob lang ng isang buwan din. Tanong ni Tulfo, paano yan nangyari? Paliwanag ng PCSO, hindi pangalan ng jackpot winner ang nasa listahang tinutukoy ng senador, kundi claimant o yung kumubra ng panalo. Kaya raw isang pangalan ay dahil may mga nakikiusap na ipaklaim sa iba ang kanilang panalo, lalo't required ang valid ID. Yung ticket kasi, transferable yan. Kung sinong may hawak niyan, can claim that. That's why we always say keep it and at the back may place to sign it. So, pirmahan nyo na kagad kung ayaw nyong mawala yan at ma-claim ng iba or pag pinaklaim mo sa iba, syempre, hindi mo pipirmahan. And of course, ang record niyan kung sino ang nag-claim pero hindi necessarily siya ang winner. It's a simple case of paki-claim. Inimbita na rin ng PCSO ang Senado para mag-inspeksyon sa pagbola ng loto nang sa gayon ay makita nilang walang nangyayaring pagmamanipula sa resulta nito. Pinatawan ng contempt at pinaaaresto na si Pastor Apollo Quiboloy ng Kamara matapos hindi na naman sumipot sa pagdinig ukol sa SMNI franchise. Lusot na rin sa House Committee ang panukalang i-revoke o bawiin ang prangkisa ng network. Nasa frontline ng balita niya, si Elaine Fulgencio. No show ulit si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy sa hearing sa Kamara kanina. Mula nitong Disyembre, hindi na sinipot ni Pastor Quiboloy ang House Committee on Legislative Franchises na dumidinig sa umano'y mga paglabag ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI sa kanilang prangkisa. Ang SMNI ang broadcast media arm ng KOJC. Kaya ang Vice Chairman ng Komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel nagmusyong i-cite in contempt si Quiboloy. The fact that he has not been appearing in these hearings, in this committee, just shows that he has no respect for this committee.
It just shows that he acts like God. He acts with impunity. Nitong Pebrero, nang isopina ng Kamara si Kibuloy dahil sa tila pandi-deadman ito sa Kongreso. Pero si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, hinayaan munang magpaliwanag ang General Counsel ni Kibuloy ukol sa hindi nito pagsipot sa hearing. Sagot nito Pasyo, hindi si Kibuloy na honorary chairman lang ng network ang dapat sumagot sa mga sinasabing paglabag ng SMNI at ng Swarasug Media Corporation. There are other officials of Swarasug and SMNI who are here. Bukod sa contempt, nagmosyon si Paduano na ipaaresto si Kibuloy sa House Sergeant at Arms. Inaprubahan ito ng House Committee. On a unanimous vote, the Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. The chair in objection, the motion of the Honorable Paduano to ask the Sergeant of Arms to directing the Sergeant of Arms to bring Pastor Kibuloy to the House premises is hereby approved. Sa gitna nito, umapilang abogado ni Kibuloy na bigyan sila ng palugit bago gawing epektibo ang contempt at arrest order. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the implementation of the contempt order until after I have advised my client. Just a deferment, not a revocation. Sa huli, binigyan ng kampo ni Kibuloy ng hanggang Biyernes para lumutang ang naturang leader. Balak naman ng isang kongresista na imbitahan din ng malapit kay Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa SMNI franchise hearing. In a proper time, Mr. Chair, I will also move to invite then former President Duterte. Kasi siya yung in-involve as o pinasahan ng property. Kamakailan lang nang italaga si Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng grupo ni Kibuloy. Sa parehong pagdinig, lusot sa House Committee ang House Bill No. 9710 o panukalang nagsusulong na i-revoke o bawiin ang prangkisa ng SMNI. This committee, I believe, was able to establish violations of Swarasug to their franchise. Kabilang daw sa mga nilabag ng network sa kanilang prangkisa ang pagpapakalat umano ng peking impormasyon at pagbebenta o paglilipat ng network sa ibang kumpanya. Pero nanindigan ang kampo ng SMNI. We still believe na walang violation sa prangkisa. Yung mga sinasabi nila sa Section 4 daw, yung sa fake news, sabi doon na, sabi ko nga, na yung intentional or deliberate false information. Wala namang deliberate false information. Babasahin pa ito sa Committee on Rules tsaka isasalang sa plenaryo para sa ikalawang pagbasa. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagbabala ang pag-asa na bababa pa ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa magkasabay na El Nino at panahon ng tag-init. Patuloy ring mabawasan ang tubig sa iba pang pangunahing dam sa bansa. Nagbabalik si Elaine Fulgencio. Sa nakalipas na mahigit dalawat kalahating buwan, panay baba ang antas ng tubig sa walong pangunahing dam sa Pilipinas. Kabilang sa mga yan ang La Mesa, ang Buklaw at Binga Dam. Bagamat wala pang mga ito sa critical water level, malaki ang natapyas sa supply. Ganyan din ang sitwasyon sa San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dams. Sa Angat Dam na siyang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila at mga karating na probinsya, higit 12 meters nang ibinaba ng water level mula nitong Enero. Posible para matapyasan yan dulot ng umiiral na El Nino at sasabay na panahon ng tag-init. The trend na talaga is bumababa dahil nga yung sa kakulangan ng mga pag-ulan within the watershed. Sa forecast ng PAGASA Hydrometeorology Division, bababa pa sa 193 meters ang Angat water level sa katapusan ng buwan. Malapit na ito sa 180 meters na minimum na taas ng tubig sa dam para sa maayos na operasyon nito. Pero pagsapit ng Abril, nakasagsagan ng tag-init, posibleng bumaba pa sa 180 meters ang tubig sa Angat. 160 meters ang critical water level ng Angat. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng umiral na ang La Niña sa Hunyo. Magdadala ito ng mas madalas na pag-ulan sa bansa. Bagay na malaking tulong sa pagpuno ng tubig sa mga dam. Pero giit ng Hydrometeorology Division, sa ngayon, hindi dapat magpakampante sa supply ng tubig. Lalo't nandyan pa rin ang El Niño. Huwag muna nating asahan yun kasi matagal pang observation yun. Sa ngayon siguro, kailangan na rin muna nating tipirin muna bago dumating yung La Niña kung mayroon man.
Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mahigit 20 Chinese maritime militia vessels ang namataang nagkumpulan sa Sabina Shoal nitong nakarang linggo. Ang mga barkong ito raw ang ilan sa mga nanghaharas sa mga barko ng Pilipinas sa resupply mission sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa satellite images na ito nakuha sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea nitong March 4, makikita ang nagkukumpulang Chinese maritime militia vessels. Naka-rafting formation ang mga ito o magkakatabing naka-angkla ang mga barko sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Karaniwan itong ginagawa para magsilbing pansamantalang outpost nila sa gitna ng dagat at para rin maging pahirapan ang pagpapaalis sa kanila. Sa isang post sa X, sinabi ni Maritime Security Expert Ray Powell na umabot sa 26 na Chinese Maritime Militia Vessels ang naispatan sa Sabina Shoal. Hindi pa ito kinukumpirma ng AFP Western Command. We're monitoring it, we're going to validate this all these reports. Tuloy-tuloy lang yung maritime domain awareness. Ang Chinese militia vessels na ito ang aktibong nanghaharang at nanggigipit sa mga barko ng Pilipinas tuwing may resupply mission. Para sa AFP, mas nakababahala raw ang tila pagsunod nito sa kumpas ng China Coast Guard. We are not concerned with the intent, again, or the numbers. What we are concerned about are the actions conducted against us. Regardless of the numbers, the actions are more concerning to us. Dahil sa panghahabol, panggigit-git at pambobomba ng tubig sa supply boat ng Pilipinas itong nakaraang linggo, inarekomenda ni House Speaker Martin Romualdez na maglagay ng 2 to 3 F-A-50 fighter aircraft sa Palawan, layo nitong magpatrolya sa West Philippine Sea. Pwede rin itong sumama sa mga resupply missions sa Ayungin Shoal. Pero hindi pa ito napapanahon ayon sa AFP. Marami namang options. We don't need our fighter planes really to fly, yes, to escort. Kaya-kaya ng other capabilities. Gayunman, ang paggamit ng air support ang isa sa mga nakikitang paraan ng WESCOM para magtagumpay ang mga resupply mission. Lahat ng aircraft, all available aircraft ng Philippine Air Force, lahat ng barko ng Philippine Navy, all the assets are available to me if the new defense concept calls for the deployment of the aircraft, then we will deploy the aircraft. Kasabay ng 48th anibersaryo ng AFP Western Command, pinarangalan ng ilang tauhan ng Navy na sumalang sa mga nagdaang resupply mission. Kinilala ang kanilang ipinakitang tapang sa kabila ng mga insidente ng panghaharas sa karagatan. Iginiit ng AFP Western Command na paulit-ulit man silang harangin at sindakin sa karagatan, hindi sila padadaig sa mga pwersang nagpapakita ng kalakasan. Wala raw makapipigil sa kanila na maghatid ng mga probisyon para sa lahat ng mga sundalong naroon. Sa Abril daw ang susunod na rotation at resupply mission ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. So biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Martes. Iniintriga ngayon ang actress na si Rita Avila kasunod ng kanyang social media post na umano'y pasaring daw sa mga anak ng pumanaw na si Jacqueline Jose. Sa Instagram post ni Rita noong March 7, ibinida niya ang kanyang anak-anakang si Kate Cruz na lagi niyang kasakasama. Aniya, sana raw ay may kasama rin noon si Jacqueline. Wishful thinking na lang naman daw ito para sa kanyang namayapang kaibigan. Baka nga raw nailigtas pa noon si Jacqueline kung may kasama ito. Yan naman ang pinagbasehan ng mga maseselang netizen sa intrigang pagpapasaring umano ni Rita. Sa isang comment, nilinaw naman ni Rita na pagpapasalamat lang ang intensyon niya sa kanyang post. Trophies nga raw niyang maituturing sina Jacqueline at Kate. Giit pa niya, walang patama sa mga anak ni Jacqueline ang kanyang post. Eto pa nga, nagsama-sama ang ilang bigating Asian stars sa 17th Asian Film Awards sa Hong Kong. Ang ating Pinay Pride actress na si Janella Salvador, agaw pansin kasama ang Thai co-star niya sa Under Parallel Skies na si Win Meta Win. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Murfori. Aba! Nauna na ang pinakamalaking gabi ng parangal dito sa Asia, ang prestihiyosong 17th Asian Film Awards. Mula kay Jewel in the Palace star Lee Yong A na ginawaran ng Excellence in Cinema, Marvel star Fan Bing Bing, ang Japanese superstar and City Hunter live-action lead Ryohei Suzuki. Tinilian
at hiniyawa ng fans dito sa Shiku Center sa Hong Kong. Japan, China, Korea at syempre Pilipinas. Sila lang ito sa 26 na mga bansa dito sa Asia para sa pinakamalaking awards night sa ating region, ang Asian Film Awards. At syempre nandito to nga tayo, no, dahil ang Under Parallel Skies, ang pinakaunang Filipino cross-country na pelikula na magpe-premiere dito mismo sa Hong Kong. Entrance with a bang rito! Sina Under Parallel Skies leads Janela Salvador at Thai superstar Win Metawin. Kasama pa nila ang producer na si Richard Wan at direktor na si Sigrid Bernardo. Matapos naman ang kanilang world premiere kahapon, na ibahagi sina Janela at Win ang kanilang feels nang maka 2-on-1 chikahan sila ng News 5. It was my first time at the AFN and then I got an award as well. I was so honored for getting the award. I was so nervous. Why? It's also my first time, and I didn't know, like, I've never been to an international event like this. Kwento nila! Excited silang ba ibahagi sa buong mundo ang kwento ng Under Parallel Skies na tatalakay sa parehong kultura ng mga Thai at Pilipino. I think, just like Filipinos, Thai people are very friendly as well. Maraming similarities more than differences. Malaking hamon naman para kay Janela na i-represent sa international audience ang pagiging overseas Filipino worker. Sana raw ay nabigyan niya ng hustisya. It really isn't easy for OFW, especially because they have big dreams, but they have to be away from family. They have to make a lot of sacrifice. Next month, bibisita si Win sa bansa para sa premiere rito ng kanilang pelikula sa April 19. May 1 naman ito, ipapalabas sa Singapore, habang May 9 naman sa Thailand. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, binansagang Little Cardo ng Cebu City, arestado matapos mahulihan ng baril. At higit 300 bahay, nilamon ng apoy sa Mandawi City. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Arestado ang isang lalaking minsang kinaaliwan dahil sa kakaibang paraan ng pamamalimo sa Cebu. Nahulihan siya ng baril at nananakit pa raw ng mga hindi nagbibigay sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Taong 2018, nang kaaliwan ng netizens ang binatilyong ito na kumakanta at umaarte habang namamalimos sa mga jeep sa Cebu City. Dahil sa paggaya sa mga eksena sa sering ang probinsyano, binansagan siyang Little Cardo Dalisay ng Cebu. Makalipas ang ilang taon, muling nag-viral ang lalaki na kinilalang si RB Cuervo, 19 anyos. Pero sa pagkakataong ito, dahil na yan sa sunod-sunod na reklamo mula sa netizens. Nananakit na raw si Cuervo kung hindi nagbibigay ang mga pasahero o piso lang ang ibinibigay tuwing namamalimos siya. Nagagalit siya kung hindi binibigyan. Nangaapak siya ng paa at nangangalmot. Or something kung di bibigyan, magagalit. Nitong Sabado naman, inaresto ng mga pulis si Cuervo matapos siyang mahulihan ng kalibre 48 baril at 3 bala. Inamin naman ni Cuervo na kanya nga ang baril. Pangdepensa ko lang po yun sa aking sarili. Noong nag-trending ako sa Facebook, may natanggap akong banta, may papatay raw sa akin. Humingi naman ng tawad si Cuervo sa mga nasaktan niya noong namamalimos siya. Gutom na gutom po ako, kaya nagawa ko po yun. Humihingi po ako ng tawad, ma'am. Patawarin niyo na lang po ako, mga ate, na nagawa ko yun. Sinampahan na siya ng reklamong illegal possession of firearms. Walang nagreklamo kaugnay sa pananakit niya sa jeep dahil pinatawad na raw siya ng mga ito. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, mahalagang simbolo ng Islam ang
crescent moon. Ang itsurang ito, nabubuo tuwing maliit lang na bahagi ng buwan ang humaharap sa araw. Madalas din, ito ang palatandaan ng mga Muslim para ideklara ang kanilang taunang Ramadan. Pero, paano nga ba nila ito ginagawa? Alinsunod po sa kanilang sariling lunar calendar. Tuwing ikawalo nilang buwan o Shaban, nagsasagawa ang mga kapatid nating Muslim ng moon sighting activities tuwing ikadalawamputsyam na araw nito. Kapag nakita po nila ang buwan sa araw na yan, kinabukasan, simula na ng Ramadan. Kung hindi naman, kailangang tapusin ang 30th day ng Shaban bago sila tuluyang mag-fasting o ayuno sa susunod na isang buwan. Sa panahong yan, nakatuon po sa pagdarasal at pag-iwas sa maraming bagay tulad ng pagkain ang ating mga kapatid na Muslim mula pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Panahon din po ito ng pagsasama-sama ng mga Muslim bilang isang komunidad at paalala na rin sa kanila na patuloy na gumawa ng mabuti sa kapwa. Ang tradisyong ito, mahalagang halimbawa sa kung paanong humuhubog ng kabutihan ang ilan sa ating mga paniniwala. Magsilbi rin sana itong paalala, gaya ng lagi nating sinasabi na ang kay alaman ay kay yamanan. Kay okay. Susunod, taxi driver sa Cebu ng manyak ng pasaherong transgender. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa pulse video, ang pangaharas ng isang taxi driver sa pasero niyang transgender sa Cebu City. Ang driver ng hipo at pilit pinahahawakan ng kanyang ari. Nasa Frontline na balitang yan si John Aroa. Sa videong ito noong Sabado sa Cebu City, paulit-ulit ang pagpupumilit ng taxi driver sa kanyang pasaherong estudyante na hawakan ang kanyang ari. Pero bago pa ang mga nakunan sa video ng biktimang transgender na si Krista, 28 anyos, una na raw hinipuan ng driver at pasahero sa hita nito. Nang makarating sa madilim na parte ng kalsada, bigla na lang daw inilabas ng driver ang kanyang ari. Kaya kahit wala pa siya sa babaan, nagmatigas na lumabas ng taxi si Krista. Ipinost ng pasahero sa social media ang video para maging babala sa iba pang pasahero. Dahil dyan, may mga lumutang na dati rin mga biktima ng naturang taxi driver. Nag-message siya rin daw sa kanya ang nagpakilalang anak ng chauffeur. Humingi po siya ng tawad sa akin. Sabi niya po na patawarin, humingi siya ng dispensa sa ginawa po ng tatay niya. Pero desidido si Krista na magsampa ng reklamo. Nakarating na rin ang insidente sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Giit nila, grave offense na maituturing ang ginawa ng taxi driver. Maaaring ma-revoke ang kanyang lisensya at makasuhan. Pwede ring madamay ang operator sa ginawang kalaswaan ng taxi driver. Okay, hindi basta-basta na ganun ang ugali ng pag-drive natin. Sisikapin din namin na makuha namin kung ano talaga ito kasi hindi man makita kung anong plate number o sino ba itong drivers. Makuha lang namin para ma-sanction namin, mapadalahan namin ng show cause order ang operator. Sa ngayon, hinihintay na lang ng LTFRB at ng Cebu City Police ang formal na reklamo ng biktima. Hinihikayat din ng ahensya na magsampa na rin ang mga dating na biktima. Hinahanap na rin ang taxi driver. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mahigit 300 bahay ang nasunog sa isang residential area sa Mandaue City, Cebu kaninang tanghali. Sa aerial video, makikita ang paglamo ng apoy sa magkakadikit na bahay sa ilalim ng Mactan-Mandaue Bridge. Tumulong ng Philippine Coast Guard sa pag-apula ng apoy. Tumagal na mahigit 2 oras ang sunog. Umabot naman sa mahigit 1,000,000 piso ang pinsala. Pansamantalang nananatili sa covered court ng isang paaralan ang mga nasunugang residente. Inaalam pa ang sani ng sunog. Mga kapatid, nagharap ang undefeated at winless team sa unang match ng PVL o Premier Volleyball League All-Filipino Conference kanina.
4-game winning streak na ang Creamline Cool Smashers pagkatapos ma-sweep ang bagong team na Strong Group Athletics. All-around effort ang pinakita ng Creamline sa opensa at depensa para ma-dominate ang laro. Nanguna para sa kanila si Bernadette Pons na may 12 points at 2 aces. Sunod naman na naglaban ang Nextled Chameleons at Galleries Tower High Risers. Katatapos lang ng game at sweep din ang naganap para sa Chameleons. At yan ang mga pandiin ng Sports News Today. It's your sports Tito Mike Rez. Peace and love. Pinahintulutan na ng Vatican ang pag-aaral para maging santo ang isang 13-anyos na babae mula sa Ilocos Norte. Yan ay matapos payagan ng Dicastery for the Causes of Saints na suriin ng Diocese ng Lawag ang reputasyon at kabanalan ni Nina Ruiz Abad. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, may malakas na pananampalataya ang dalagita. Idinaan daw ni Abad ang kanyang buhay sa pamigay ng rosary, Biblia at iba pang religious items. At dahil dyan, naging inspirasyon siya sa buong probinsya. Pumanaw ang dalaga noong 1993 dahil sa sakit sa puso. Magsisimula sa April 7 ang kanyang beatification and canonization sa Lawag. Mga proseso ito para maging santo. Ilan sa mga patakaran ng Vatican para maging santo ay kailangang 5 taon ng pumanaw at 1 lingkod ng Diyos. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, dumipensa para kay Megan Young si Miss World Botswana 2024, Leslie Gochombo. Sa social media, sinabi ni Leslie Go na hindi siya komportableng may ibang taong nahihila pababa para lang sa kanya. Panawagan niya sa kanyang supporters maging mas mabuti para sa nanalong Miss World 2024 na si Christina Pizkova at sa naging host ng pageant na si Megan. Nauna nang humingi ng paumanhin si Megan sa kanyang pag-aayos ng buhok ni Leslie Go sa pageant. Sa kulturang Botswana, sinasabing malas umano at paraan ng pangkukulam ang paghawak sa buhok ng ibang babae. Grabe pala doon, ano? Yun pala ibig sabihin sa kanila. Pero maganda naman yung intention. Oo nga. Well, naku-sorry naman na si Megan, so... At dinipensahan na siya ni Miss Botswana. Sa akita mo naman si Megan naman really means well. Tama yung ginawa niya. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.